Ayan naman, let's start na ng ating story of the day. Yes, napaka-lovable ng ating story today. Sure ball yung ma-in love kayo, mga ka-aimers. Alright, so let's have our story today. Pag-angat ng haring araw, kayo ang unang hanap. Sabik sa kwento ang para sa iba't ibang pangarap. Ang balitang naiulat, puno ng kabuluhan. Para sa Pilipinong gitnang silangan ng tahanan. Alava Adrian Moreno. Students ko ay from Europe.
personal pala. Nagustuhan ko siya agad, pero hindi naman siya na-turn off sa akin in fairness, kahit mas chubby ako sa personal. Kaya naman, pinakilala ko siya sa parents ko at family ko. Dahil close kami ng mga kapatid ko, parents ko at nieces ko. Masaya naman ang lahat, lalong-lalo na ako, DJ Thor. Kaso lang, dumating na ang araw na kailangan na niyang magpaalam. Babalik na siya sa bansang France. Nasad ako nang umuwi siya. Pero patuloy pa din kaming nag-uusap dahil nag-e-enroll pa din siya sa akin, DJ Thor. Ang nakakatawa pa, dahil halos siya na lang ang andun sa schedule ko. Isang taon ang dumipas at the same pa din yung setup namin. Nag-decide uli siya na pumunta ng Pilipinas. So, dumating na nga siya, DJ Thor. Pero ang kaibahan is, nag-propose siya sa akin. Nakakakilig. Halos hindi ako makapaniwala, DJ Thor, na merong magpo-propose sa akin. Sobrang saya ko. At syempre, pati mga kaibigan ko at pamilya. Kahit sila hindi makapaniwala na nauna pa ako sa kanilang ikakasal. Natuloy nga ang aming kasal sa isa sa mga hotel sa aming lugar. At pagkatapos ng aming kasal ay dinala niya ako sa kanilang bansa para ma-meet ang kanyang pamilya. Right now, DJ Thor, andito ako sa bansang Denmark. At kasama ko ang kanyang pamilya na napakabait sa akin, na parang ako ay tunay nilang anak. Yan po ang buhay pag-ibig ko na storya, DJ Thor. God bless. Yes, mga ka-aimers! Yan ang ating story today. O diba, napaka-ikli. O diba, nakaka-inlove ang kanyang story. As in, hindi ka makakapaniwala na, hindi siya nakapaniwala na ganon darating yung kanyang love of her life. Napaka-cute na story, o diba? Kasi, well, sa bansang Europe talaga, napaka-skinny ng mga tao at medyo, hindi naman morena, pero magaganda ang mga skin at gusto nila talagang medyo skinny. Pero depende talaga sa tao at yun ang pinatunayan ng story natin today. Yun ang pinatunayan niya. Actually, her name is Lisa at hindi niya tunay na pangalan. Ayan, yun ang kanyang napatunayan na hindi pala lahat gusto ng mga skinny, o diba? Kayo ba? Anong gusto niyong katawan? May ano ba kayo? May specific body ba kayo? May standards ba kayo sa katawan, mga ka-aimers? When we were young, meron tayong standards sa katawan. Eto ang gusto ko, tall, dark, and handsome. Ayan, yan ang gusto kong mapangasawa, tall, dark, and handsome. Kaso lang, walang manners. O, diba? Pinapahiya ka sa harap ng madaming tao. O, diba? Sinusuntok ka. Tall, dark, and handsome nga siya. Naging dark yung paningin niyo sa pagsuntok niya. O, diba? Pero ang cute ng ating story today, talagang when love, when sa haba-haba man,
ayan, na kasal pa din ang inyong patutunguhan, simbahan pa din ang inyong patutunguhan, di ba? Napaka once in a blue moon ng ganyan mga ka-aimers na unexpected mo, hindi mo standards o hindi mo ina-expect na ito ang magiging asawa mo or ito ang magiging future mo, di ba? Kung hindi mo talaga isipin yung future mo, darating at darating yan na hindi mo akalain na ganito ka bongga, o di ba? Feeling ko bongga yon. Ayan, so, okay. Sabi ni Manes Manutog, matunog pala. Wow, nakatuluyan na sila talaga. Yes, nagkatuluyan sila. Oo, so hindi na-refresh ako, hindi ko nakikita yung mga comments dyan. Yes, nakaka-inlove. Ayan, tutor teacher ang title DJ Tour. Tadhana, ayan, chubby, I like white skin. Pangarap, hindi po, oh. Nag-mention na kayo ng mga title, ha? Oh, sige, one word lang siya, oh. Mag-ask kayo ng hint. Destiny. Destiny, mukhang ang destiny siya. Saliha Onsay, watching from Kuwait. Hi to Saliha Onsay. Mega platinum shoutout, Saliha Onsay. Ayan.